Summer. Bakit ba siya nakagat ni Summer? Kasi pag bubuksan ang freezer, sumasalisi si Summer. Pag sumalisi siya, pahirapan na siya na palabasin doon kahit anong gawin mo. Kasi ako kasi ginagawa ko sa kanya, tinuturuan ko siya na hindi maging ganun. Sabi nung nurse, yung anti-rabies daw na tinuturo sa aso, para lang daw yun na hindi sila, pag nakagat sila ng merong may rabies, ganun. Ayan yung ating i-unbox. Hi guys! Welcome back to my channel. Busy ang araw natin. May pa-unbox, may grocery, merong paalaman, merong magre-repair ng gas range. Ang daming nangyayari sa mundo. So, good morning. Good morning! Yan, di ba? Ang dami-daming nangyayari. Pero, ang masaya dito ay mag-unbox tayo. Mag-unbox tayo. Huwag ma-excite. Mag-unbox tayo. So, ayan nga guys. Yan yung grocery natin from SNR. Madaling-madali. Konti lang naman to. Ayan. This is si Summer din. Dahil wala na nga sila kuya, nagtatrabaho na sila. So, wala na kami kasama ni ate na mag-aano kay Summer. Si Morris naman, siya yung naglalabaw. Basta lahat kami may mga routine. Tapos, ayan, yan lang yung mga grocery. Hindi ko na iyo. Konti lang naman yan. Konti lang yung pinamili natin ngayon. Tapos yung mga meats na ipasok na rin sa freezer. Yan, isa na yan sa na-order. Si Summer kasi, gustong-gusto niya yung mga fresh meats. Tapos ayan, yun yung nagmamadaling luto. gisa lang na chicken sa gulay. Pati yung pag-isa nagmamadali, no? Kasi nga, padating naman din sila kuya. Kaling trabaho, so kailangan may pagkain. Ito yung ating i-unbox. So. Ayan yung ating i-unbox. Okay, so ayan. Thank you. Kailangan nilang maging masustansya. Ina-update ko sila sa pagiging healthy nila dahil syempre, di ba? Exposed na tayo sa lahat dahil lalo nagtatrabaho na sila kuya sa labas. So, kailangan, hindi pa vaccinated yung mga bata. Kaya kailangan nila ng maging healthy sila. Not yet. Itong si Summer, ang sobrang busy namin kanina kasi nga may ibang tao dito kanina gumawa ng nag-repair ng range. Grabe, may trabaho pa si ate. So, kailangan ni ate, tumayo. Nandun sa kwarto, kanulong siya. Tapos, pupong-pupo pala siya. Hindi nga kami kailangan gumawa ng breakfast, kailangan gumawa ng kung ano-ano, kailangan bantayan si range. Diyan namin na kailangan namin yung mga lalaki talaga. Kaso kay Summer, hindi. Kasi Morris, tsaka ako, hindi ako maaasahan kasi iba si Summer eh. Tsaka lumaki siya dun kay La Cyrus at kay ate. Kaya yun, nahihirapan din si ate kasi wala na siyang katulong si La Cyrus. Kaya asahan niya na rin akong pambayan dito. Windang talaga kami ngayong araw. Hindi pa tapos. Nagluluto pa ako tapos si put away pa yung grocery. Tapos nagluluto pa, magmamarinate pa ako ng chicken. O, diba? Tapos may nakaset up tayo na table para naman sa filming naman. Baka ibubukod ko na lang yung unboxing kasi masyadong mahaba yun. Hindi ko na dito susama. Mag-clip na lang ako ng binaba namin si Summer kahapon. Yun, isasama ko dito sa video. Hirap din ako kasi nagpa-practice din naman ako na ako yung magpapapupo kay Summer sa labas. First time ko yun talaga nagagawin. Ang hirap ng adjustment. Okay, si Mama yung magbababa kay Summer. Samahan ko sila. Kaya kami na lagi magbababa kay Summer. Buti na lang, medyo na-train na si Summer. Hindi na siya ganun kakulit. Tulad ng una. Nakikinig na siya. Ang galing yung sit-sit mo, ma. Ha?
yung sisit mo, guys. Pang pack yun eh. Pang ano ba yun? Dog pack ba tapos yun? Sabi mo, summer walk lang. Walk na! Ay! Walk na! Hindi walk! Baka na bibiwi na kasi talaga siya. Summer, wait lang. Oh, wait lang ha. Ayan, malapit na kami. Salamat. Sobrang nabibiwi niya kasi natak niya sa mama. Hindi kasi siya sanay mag-poop sa mag-biwi sa loob ng bahay. Pag gantong hapon, medyo madaming tao tsaka madaming asong nasa labas. Itong aras? Oo. Kasi ano talaga to, labas. Labas talaga ng aso. Hindi, wiwi lang yan. Hindi, wiwi lang yan. Ayun o. Wait lang, Summer. Summer, wait lang. Oo. Oh. Ayun. May na-amoy siya. Tapos madrama pa po siya. Pagka hindi na nalabi-labi pa siya. Tapos nakatingin lang siya sa loob. Ay, hindi ko siya mapaalis parang kanina po. Sport ko po. Kasi na ito, ano po eh. Medyo tamad. Lagi lang sa loob. Well, ano, pag nag-walk kami, higa lang yung higa. Ganyan po yung reaction ng female dog sa akin. Siguro dahil malaki. Siguro po, I'm not sure. Ang pwede yun. 7 months pa lang. Kaya pala parang baby pa. Parang maharap pa talaga. Naku, pag lumaki pa siya, hindi malalakihan pa niya yung tao sa bahay. Totoo po. Hirap nga po niya ano yung hatapin. Oo. Ang liit lang ng tahol. Bye-bye. Sky, bye-bye. Puro ano, Duarte. Nakakatuwa yung takbo niya. Summer na. Hindi yan nangangagat po. Ah, ano? Ang bilis niya. Ang bilis. Hindi yan nangangagat si Summer. Ito po, ilang taon na siya? Ilang edad na siya, ate? Ate, ilang taon na siya? Thank you, bye-bye. Ano ka na, Summer? Kumikilos si Summer. Ay, it's like a lion. Oh, yeah. Bye. Bye.
nandito, nakakarating ka. Bawal daw dito. Ay, pala, nasa bahay na siya. Oh. Laki ng bahay ng Summer, oh. Dito ka nalang titira, Summer. Summer! Uy, umipot pa talaga. Summer, dito ka na lang. Dito ka na lang. Ha? Pick up na rin kami ng pagkain. Wala pa kami ng pagkain. Ayun na mga bata, oh. Malaya na. Level 1 na, eh. May mga nagsiswimming na rin. So, ayun guys, ito. Isisingit ko lang to. Mahalaga kasi ito. Nakagat si Kuya Sai ni Summer. So, pang-apat na araw na to. Naisipan ko lang na i-vlog to kasi para sa mga iba rin na may alagang chow chow or dogs na alaga natin pero kailangan maging maingat tayo. So, ito yung nangyari. First day ito, papakita ko yung picture dito. Yung unang araw talaga na nakagat siya. Tapos ito na ngayon, yung pang fourth day na. Medyo dry na siya. Pagaling na kasi. Ito yung dito pa sa ano yan? Betadine. Wala naman siyang masyadong naging pasa eh. Talagang scratch lang. Kaya lang, eto. Ito yung pinakabaon talaga yung buong pangal niya. Kasi, nung sinakmal niya ako, ano eh, medyo malagkit pa yung pagkatanggal eh. Parang bumaon talaga siya. Tsaka kitang-kita ko talaga yung laman ko eh. Ano eh, puti eh, not eh. Okay, bakit ba siya nakagat ni Summer? Kasi pag bubuksan ang freezer, sumasalisi si Summer. Pag sumalisi siya, pahirapan na siya na palabasin doon. Wala siyang sisinuhin kahit anong gawin mo. Kasi kinakain niya. Yung mga meats doon, yung mga fresh meats doon, eh bawal nga sa kanya. At saka syempre, di ba, fresh meats yun para sa tao yun. Okay, so hinila. Nagkamali ng hawak si Kuya Sai. Nahila niya si Summer. Naghilahan sila. So yun, doon siya nakagat. Paano ba yung dapat gawin? Mas mabuting gawin. Bigyan na lang siya ng treats. Ako kasi ginagawa ko sa kanya. Dinidisiplina ako sa... Kaya ako siya gustong hatakin or ipaalisin dun. Pag sinaway, aalis. Ganun. Ano kasi si Summer yan? Matapang. Pag sa pagkain. Dapat kilalanin natin talaga kung ano yung pag-uugali nila. Mas mabuti kung bata pa lang, didisiplinahin na hindi na niya kalakihan yun. Mas mabuting manood kayo ng mga... Yung mga nagtuturo sa mga aso para alam niyo yung tips na pwedeng i-apply sa aso niya. Pagka kumakain, dapat talaga hindi siya nakaabang. Dapat hindi siya masanay na nag-aabang siya sa kakain. Nabibigyan siya. At saka, dapat pagkakain, nandadamba din siya. Kung hindi siya isasabay sa pagkain, pero pagkain niya, oras ang kain natin, dapat yun din yung oras ang kakain siya para hindi siya nang aagaw ng pagkain. At saka dapat magsanayin pakainin ng table food para hindi siya mag-crave, para hindi rin siya maging picky eater. So ayun nga yung nangyari, nag-decide kami natapos niya ng trabaho, magdaan siya sa doktor. So ayun nga yung nasabi ng clinic sa kanya na kailangan 3 days mula nang nakagat siya, kailangan niya nang magpa-inject kahit na alaga pa yan o ano ba yung sinabi? Kahit meron siyang anti-rabies. Kasi yung anti-rabies, sabi nung nurse, yung anti-rabies daw na tinuturok sa aso, para lang daw yun na hindi sila, pag nakagat sila ng merong may rabies, hindi sila magkakaroon ng rabies. Kaya tinurokan pa rin ako ng mga anti-tetanus, tsaka anti-rabies para... Ano lang yun, sure lang na hindi ako magkakaroon ng rabies. Ilang turok ang kailangan? Anti-rabies, 4 times yan. Tinurokan ako dyan sa mga bawat ano. Madaming turok yun eh. Plus, yung isang take lang naman ng anti-tetanus. Sabi nung hospital dito sa amin, nirecommend niya ako na pumunta sa clinic na para lang sa mga nakagat ng aso, ganyan yun. Kasi kung sa hospital daw ako, abutin na mga 20,000, ganyan. Complete vaccine doon. Kasama yung anti-tetano. 4,600. Ano na yun? Isang buong set na yun. Babalik ka na lang doon para sa follow-up. Si Summer, bandang mga 5 months na siya, medyo hindi na natutukan yun. Kailangan kasi sa aso, medyo consistent ka sa pagkakaturo sa kanya para hanggang paglaki niya. Medyo na-spoiled kasi ni ate. Masyado mapang-spoiled. Kukunan kita, ayaw niya magpakuha. Kukuhanin ko yan. nga pala, pagka nakagat kayo, huwag niyong papaluin. Kasi magkakaroon sila ng trauma. Baka doon sila magkaroon ng ugali na mas maging defensive. Doon sila mas lalong mangangagat. Mas maganda, turuan niyo na lang sila. Manood kayo sa mga YouTube channel na eksperto sa pagtuturo ng aso. Yun. Pero mas maganda na bago ka kumuha ng aso, mag-research ka na kung ano yung mga
pwede niyang maging ugali. So, yun lang guys. Na-share ko lang kasi talagang medyo late na nga kasi busy nga at saka may trabaho na sila Kuya Sai. So, hindi ko naman siya masyadong makuhanan. Sabi ko, teka lang, magaling na yung kamay mo. Paano natin maibablog yan? Pero pang fourth day niya pa lang naman. Wala nung nakagat siya. So, sabi ko nga, i-vlog natin para makatulong din tayo sa iba pang mga may ganitong scenario. Huwag nating baliwalain na porke alaga natin eh. Kahit may anti-rabies siya at nakakagat tayo bilang owner, hindi na tayo magpapabaksin. Delikado pa rin pala yun, sabi sa clinic, no? Kasi tatlong ospital na ating pinagtanungan ko nun. Sabi ko, alaga po namin, may anti-rabies naman po siya. Kailangan ko pa rin po ba magpaturok? Kailangan pa rin daw. Para ano yun, assurance yun. Hindi rin natin sigurado. Kahit alaga natin, no? Hindi naman sa pananakot to, awareness lang po ito. Ayan, kaya mag-iingat din kayo.